Pinasaya mo yung araw ko. Yan, dahil nakita kita. Alam niyo, kung meron mang pinakamasaya na panahon sa Panginoon, ay yung makita niya yung mga mananampalataya, ano, na nagkakatipon. Ano? Na kung saan ang bawat mananampalataya ay yung panahon ng ating pagkakatipon, eh talagang binibigyan natin ng halaga sa paanong paraan, sa pamagitan po ng inyong presensya. Tama po. Kasi masabi mong mahalaga isang bagay pag yung presensya mo nandoon. Hindi ni, sa buhay mananampalataya po, hindi po uso yung huwag kang magalala yung spirito ko nandyan. Okay? Wala, hindi po tayo niniwala doon. Mas niniwala tayo yung presensya mo nandyan. Kahit dumarating yung panahon na kung saan yung isip mo para ang layo. Pero habang ikay nakapokus sa salita ng Diyos, makikita mo maa-align. Yung hindi naka-align na isip mo, ay may align doon sa tinatawag na kagustuhan ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? Ako po, naniniwala po doon. Kaya yung ating pastor po ay wala pong sawang magturo sa atin. At minsan na pag tinitingnan ko, yung prayer life niya, ay hindi lang ito ini-invest niya doon sa mga taong lagi niya nakikita, nakikita niya naglilingkod, but even yung mga kapatid natin that along the way, sila po ay medyo natitisod. Ano na? Na sila ay nanghihina. Na sometimes, dumarating sa life na hindi na sila nakapagpatuloy. Pero mapapansin mo si pastor, laging nandun. Kaya sabi niya, mas gusto ko pa yung isang mananampalataya na hindi tama ang buhay, pero nandito nakikinig ng salita ng Diyos. Ang tendency po niyan, kapag nakikinig yan, mababago po yan. Kaya tayo mga mananampalataya, wala po tayong pwedeng sabihin sa kapatid natin, eh, kaya hindi ka na magbabago siguro kasi ganito ka. No. Sino tayo? Diba? Hindi natin alam yung tumatakbo sa buhay ng taong yan. Hindi natin alam kung ano yung iniisip niyan pagdating sa relasyon sa Panginoon. Ano ho? Kaya tayo po, bilang mga kasama, ay talagang palagaan natin yung bawat isa sa atin. Ano ho? So, February 8, 9, and 10, mission conference po natin. Ngayon pa lang po ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa kasama yung bulsa nyo, yung packet nyo, kasama yung physical strength nyo, yung talent nyo na ipagkakalob sa araw na yan. Ay ngayon pa lang po tayo po ay nagpapasalamat na po sa inyo. At tamang-tama po yung lesson po natin sapagkat ang mission conference, isa po ito sa pinakamalaki na gawain na meron tayo. Naniwala po ba kayo dyan? Kasi nga, February 4, naghahanda na po tayo para dun sa accommodation. February 4 hanggang February 7. Yan yung preparasyon po natin. At yung 8, 9, and 10, yan na talaga yung ating mission conference. Ito talaga yung matinding labanan, no? Sa kaya po yung aming grupo ay nag-iisip ano ba yung pwede nating gawin, ano yung naaral natin noong nakaraan na pwede natin paghandaan ngayon upang itong mission conference natin ng 2023 ay talagang magaan natin na isa sa katuparan. Alam niyo, isang bagay ay magaan kapag lahat ay sama-sama. Ano na? Bawat isa ay nagtutulungan. Ano? Ready na tumulong sa bawat isa. At marami pong mangyayari po yan sa ating mission conference. At salamat po. At dahil malaking gawain ito, ay yung tinatawag na napaka-laki rin yung ang pwede nating hingin sa Diyos. Tama po ba? Nakita nyo ba yung mga sa inyong mga district kung paano natin pinapaghandaan sa in terms ng inyong presence, in terms ng inyong mga finances, nakikita nyo ba how big? Ang laki? At nawa itong laki na to, ito'y magtutulak sa akin, magtutulak sa iyo. To us, big things from God. Ito sana'y magtutulak sa iyo. Lord, ang laki po pala yung aming gagawin. Ang laki yung magiging share ko, yung bahagi ko. Diba? Dahil malaki yan, eh lalapit tayo doon sa mas malaki doon sa kalagayan ng buhay natin. Walang iba ang Diyos. Doon tayo lalapit.
At ngayong gabi ay papag-usapan natin, God invites and commands us to ask for big things. Is Mission Conference is big things? Big things yan. Mataas yan. Ano ho? Dahil ang Mission Conference, ito yung isa sa puso ng Diyos. Ang mission, ito'y ginagamit ng Diyos, yung mga bagay na hindi mo maabot, sila ang umaabot. At ito yung panahon din natin, para nang sa ganun, ay medyo bigyan natin ng konting masahe yung ating mga missionaries na madarating, mga kapastoran. Ano? A little break. That little break, natutulong saya para lalo pa silang mapalakas, mapatibay, ma-encourage to continue sa tinatawag na gawain na meron sila. Sabi nung verse na binasa natin kanina, sabi po doon, Psalm 81 verse 10, I am the Lord, thy God, which brought thee out of the land of Egypt. Open thy mouth wide, and I will fill it. Gusto mo makatulong sa mission? Pero pag tinitingnan mo yung kalagayan mo, parang ito lang yung pwede natin gawin. Ang sabi ng Diyos, dito sa talatang ito, ako ang Panginoong mong Diyos, which brought thee out of the land of Egypt. Alam naman po natin, yung panahon na yan, ano ho, ay talagang hindi kagandahan yung sitwasyon na meron po sila. Lagi silang nadiditur. Lagi may problema. Pero makikita natin yung kamay ng Diyos na andun umaalalay sa kanila. Hanggang ma-reach nila yung tinatawag na promised land. Sa Biblia po, marami tayong makikita rito na kung saan na pangako ng Diyos, na kung saan ang Diyos ay willing. Talang gustong-gusto ng Diyos na sagutin yung mga prayers natin. Kahit paman, ito yung malalaki yung tinatawag mighty. Ang sabi niya, mighty things yung ihingin mo sa Kanya. Ano? Dito kung papansinin natin yung talata, parang nagsasabi siya, parang nakikiusap kay Raven. Nakikiusap kay Rain ba yung tawag nun? I don't know kung tama yung isip ko. Ano? Okay. Parang nakikiusap o kay nakikipag-argue sa iyo. Pwede ba? Parang ganon. Eh, bigyan mo naman ako ng tinatawag na chance na sumagot sa mga malalaking panalangin na meron ka. Parang ganun kayo, intindihin nyo ha, yung talata. Hindi niya just open your mouth. Hindi lang ganun. Open thy mouth, what? Wide. Wide. Hindi ko alam hanggang kaano aabotin yung mouth natin na gaano kalapad po yan. Hindi po na, so, hindi ko po kayang sukatin. Ang ibig lang sabihin niyan, big things. Ang pwede natin kailangang hingin sa... At sometimes mapapansin natin, kapag hindi mo sinunod itong sinasabi ng Diyos, ito'y kasalanan para sa atin. Di ba merong talata, he that knoweth to do good. Alam mo gumawa ng mabuti. And do it not. Ano daw? To him it is sin. Kahit na alam mo yung mabuti at pag hindi mo ginagawa, alam mo na mabuti na haten ka ng mission conference. Pero kung hindi mo gagawin, kasalanan yan para sa'yo. At kung ika'y kabahagi ng iglesyang ito, at ito yung pamilya mo sa Panginoon, normal sa isang family ay nagtutulungan. Tama po ba? Normal sa family na nagmamalasakitan. Tama po ba? Normal po yan. Hindi normal yung tinatawag na ilalayo mo yung sarili mo doon sa tapat na lugar na nandoon ka. Kaya sabi ng Diyos, not forsaking the assembly of ourselves together as the manner of some is. The manner of some is, huwag mong gagayahin yun. Anong gagayahin mo? Yung sinasabi ng Diyos. Yun ang gagawin natin. Hindi yung binubulong ng iyong kasama. So, anything that goes against the word and command of the Lord, anything outside the measure of faith He has given us is sin. Kung sinabi niya, eto lang,
at yung ininais mo ay iba, kasalanan yan para sa atin. Ano? Kasalanan po yan. So every time na tayo po ay hihingi sa Diyos, make sure, sikapin mo, sipatin mo ng malinaw sa buhay mo. Every time na lalapit ka sa Diyos, make sure you are in faith when you ask God. Sikapin mo, pag humingi ba ako sa Diyos, nandun ba yung pananampalataya? Faith is the substance of things you hope for. Ano ba yung inaasahan mo? Ano ba inaasahan natin? Ano ho? Make sure. Talagang sikapin maigi, sipatin mo maigi. You are in faith when you ask God. Mapapansin natin yan mamaya. Ano? Why? Bakit kailangan mong siguraduhin? And make sure you embrace the truth of the word. Kung ano yung sinabi, i-embrace mo yan. Huwag mong babaguhin. Hindi, ito, discarte ka. No. I-embrace mo yan. Diyayakapin mo lang, eto to. Hindi pwedeng baguhin to. Kung ito yung sinabi, eto yun. And God's promise your prayers and your faith shall be transformed into the answers you are longing for. May mga prayers ka ba? Ako, marami. Ano? Siyempre, as binata, di ba? Marami akong prayer. Ano? Basta marami. Okay. And gusto ko na, Diyos, sasagutin niyo yung mga prayers natin. At nakikita ko, unti-unti naman, God make a way na yung mga ilang pinapanalangin natin, ay gumagawa na siya ng tinatawag na daan. Ano? Upang yung mga iniingi natin ng Diyos, sa Diyos, ay magkaroon ng posibilidad na mangyari. Ano? Gumagawa na siya, nakikita ko na siya. How God works. So, matra-transform yung tinatawag na prayer mo into answering prayer. Ano ho? Ngayon, ito ang tanong. How do you really know when your prayer are prayers of faith? Paano malalaman na yung panalangin mo ay talagang prayer na kung saan nandun yung faith and prayers according to His word? Paano malalaman? Siyempre, merong kasagutan yan. Alam niyan, sagot po diyan, mag-uumpisa to sa tinatawag na it starts when you begin to understand who the God you are praying to is really is. Kailangan maintindihan mo ano ba yung Diyos na nilalapitan mo. Yung Diyos na nilalapitan mo, kaya bang tugunin yung big things sa buhay mo? Kaya niya bang tugunin yan? Si Sir Brin, kaya ba ng Diyos na tulungan siya, makatapos siya sa pagiging attorney niya? Di ba? Big things. Big things yan kasi nga, pag tinatanong ko yung kanyang tuition pay, parang malaki talaga. Okay. Parang malaki yung kanyang tuition fees bawat semester. Ano? Big things yan. Matatapos ko kaya yan. Ano? Lalo pag siya teacher pa rito, nag-aaral pa. Paano mo yung tatapusin yan? Diba? It takes courage, tapang, maniwala sa Diyos. Lord, alam ko, tutulungan mo ako dito. Kailangan mag-umpisa tayo dun sa to understand who the God you are praying. Doon ka may start. At pag nakilala mo yan, at hindi mo maaring hindi makilala yan kasi aalamin mo. Tama po ba? Eh yung crush mo nga, gusto malaman kung sino siya, di ba? Yun lang magpapakilig sa'yo, yun lang naman ang pwedeng mangyari dyan. Ano? How much more yung God? At kanina inawit po natin yung kanta na kung sino yung Diyos, at ano tayo sa Kanya. Tama po ba? Nawit natin kanina rito. Sino ang Diyos? Sino siya? Ano yung kalagayan na meron siya? Ano yung character na meron siya? Ano yung personality na meron siya? Kinanta natin kanina. At kinanta din natin yung response natin doon.
Lalo yung last verse, medyo hindi ko lang kapisado yun, yung last verse. Till by faith, I met him face to face. Para pwedeng masyo po yung last part. Meron lang pong gustong punto doon. Ano? Makikita mo yung sino tayo. Di ba? Nung ma-meet mo si Jesus, ano na nang nangyayari ngayon sa'yo? Di ba? Kung kaya pong isyo, salamat po kung kaya. So, kailangan makilala mo siya. Sino ba siya? So, redirect natin. So, till by faith, I met him face to face and I felt the wonder of his grace. Di ba? Unti-unti makikilala. Sige, diretso mo lang, sister. Iran lang natin ng konti. Na hindi natin kailangan magtagal dyan. Then I knew that he was more than just a God who didn't care. Sige. That lived a way out there. Hindi mo siya nakikita. And now he walks beside me day by day. Sige, tuloy mo. Ever watching over lest I stray, helping me to find that narrow way, he's everything to me. Pansin niyo yung salitang, he's everything to me. Kanina kinakanta kung sino siya. Ngayon sinasabi mo, sa buhay mo, sa kanta na yan, he's everything to me. Bakit kaya? Kasi unti-unti, pag unti-unti nakikilala mo siya, alam mo paano kakikilos, tama po ba? Parang si Mr. saka si Mrs. Kailangan kilala mo si Mr. mo. Ano yung gusto niya, ano yung ayaw niya. Di ba? Saan siya masaya? Saan siya nagsusungit? Tama po ba? At iba yung friends mo, ganun din, di ba? Kikilalanin mo kahit friends mo yan. Di ba? Kikilala saan siya malakas, saan siya mahina. Tama po. Para alam mo paano kumilos. Eh, ang Diyos yung inahanap mo. Si God yung inaalam mo kung sino siya. Ito kayong susunod niyan. Pag nalaman mo siya, maintindihan mo, then you also understand how eager God is to have you ask Him for big things. Malalaman mo, eh, ito palang gusto ng Diyos. Pag uminga ako sa Kanya, kailangan yung malalaki. Malaking bagay. Kaya ganun lang po yung aming prayer sa mission conference. Malaki po ito na gawain. Na ang Diyos ay tumugon ano, sa big things na yan. Na magawa natin yung mission conference, may daos natin ng may pagtatagumpay. So doon mo malalaman kung yung sinasabi niyo, dahil alam mo, ito yung gusto niya, at ginagawa mo ito, alam po, you're walking sa tinatawag na faith. You're asking in faith. Kasi alam mo, ito yun eh. Ano? Why big things ang gusto ng Diyos na hingin mo sa Kanya? Kasi ang Diyos ay ano, hindi siya maliit. Kagaya ng paniwala ng ibang organisasyon. Na ang Diyos sa kanila ay maliit. Merong malaking Diyos, merong maliit. Ano? Tayo po hindi po tayo niniwala po doon. Okay? Hindi siya maliit na Diyos. Kaya pwedeng-pwede tayo numingi ng tinatawag na malalaking bagay sa Diyos. He can do more than you can ever ask to imagine. Ano? Maaring hindi pahagip ng tinatawag yung isip natin, pero alam nyo, ang Diyos ay handang sumagot po yan. But unless you fully believe, ayan, unless you fully believe in the bigness and greatness of God, you would always doubt to ask Him for big things. Tama po ba? Kasi hindi ka naman naniwala eh. Paano kaya hingi? Na malaking bagay, hindi ka naman naniwala na kaya niya. Di ba tayo, usapan tayo, normal sa tao, pag mayroon siyang pangangailangan, sino ang nilalapitan niya? Hindi lalapit niya. Halimbawa, 1,000 ang kailangan mo that day. Hindi lalapit yan sa kaya magbigay na 5 piso lang o 10 piso yan. Hindi ka lalapit doon. Sa ka lalapit? Di ba to the person na mas malaki yung kakayanan o pagtugunin yung pangailangan? Di ba ganun? Ganun din sa Diyos. Pag nakilala mo siya, ah, eto yun. Eto yung Diyos ko.
Mabuti ang Diyos. God is so good. Di ba? Kita mo yung kanta kanina. God is, ang parang sabi doon, faithful. God answers prayer. Di ba? So nakikita natin yung kalagayan ng Panginoon. Kailangan maniwala po tayo para magawa natin na humingi ng malaki sa Diyos. Ano? Ang tanong is, how big is God? Gano ba kalaki ang Diyos? Pag pinag-usapan kalaki. Kung sa height, si Sir Alex ay matangkad kumpara sa akin. Ano? Kung sa height ang pinapag-usapan. Okay, how big is God? Number one, God is big enough to bring us out of all trials and troubles. Ang Diyos ay big enough to bring us out. Meron kang problema, may trial sa buhay mo. God is big enough na tulungan ka. Naalisin ka dyan sa tinatawag na trials na meron ka. O problema na meron ka, yung kaguluhan na meron ka. Pag ikay nagkakaroon ng trials at kaguluhan sa buhay mo, saan ka tumatakbo? Diyan mo malalaman kung saan ka tatakbo. At diyan din, kung saan ka tatakbo, dun yun makukuha mong tulong. Pag ang tao nilapitan mo, ang tulong makukuha mo, limitado. Pero pag ang tulong ng Diyos ang hahanapin mo, mga patid, unlimited po yan. Ano? Unlimited po yan. Kaya sabi rito, Psalms 81 verse 10, I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt. Open thy mouth wide and I will fill it. Kung papansin din natin talatang ito, God introduced himself and gave his credentials. Ito kung papansin natin maigi. As if he were a contractor bidding for a big construction job. Dito, kung papasinin natin yung talata, ino-offer ng Panginoon yung proof of his ability and resources to complete the contract. Ito, kaya ko yan. Kaya kong gawin yan. Kung anong gusto mong trabaho yan. Kasi ito yung proof ng aking abilidad at ito yung tinatawag na resources to complete the contract. Parang dito ipinapakilala niyo yung sarili niya dito sa verse na ito. At parang sinasabi niya sa iyo, sa atin, do you need a really big God to do something for you? Kailangan mo ba yung big God to do something for you sa trials, sa tinatawag na kaguluhan na meron ka? Kung kailangan mo yan, darong gagawin natin bilang nagtitiwala sa Diyos. Then call, tumawag tayo sa Kanya. Bakit ano? For I am, sabi ng talata, for I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt. Eto siya. Eto na, ipinapakilala niya. Kung anong ginawa niya sa mananampalataya. Mula sa land of Egypt, papunta sa tinatawag na promised land. Itong account na ito, ipinapakilala ng Diyos kung sino siya. Ano mapapansin natin sa between sa Egypt hanggang sa tinatawag dumating sila sa Promised Land? Ano mapapansin natin doon? Ay, isa sa mapapansin natin, ito'y panahon ni Moses, na kung saan yung Red Sea, di ba hinati ng Panginoon? Sino sa tinatawag na tao na kayang gawin yan? Maliban sa Diyos. O pinakamagaling na engineer siguro na magawan ka ng paraan para makadaan ka doon. Nahatiin mo yung Red Sea para makadaan yung mga Israelita. At pinakilala ng Diyos gaano siya kapangyarihan, yung kanyang kapangyarihan, nung may mga salot na dumarating na sa tinatawag na Egypt. Pinakita ng Diyos paano sila iningatan. Tama po ba? Yung mga mananampalataya sa lugar na yan ay iningatan ng Diyos. Laban sa tinatawag na mga salot na to na dumating. From turning water to blood to killing the firstborn. Yan makikita natin. Yung between po niya na. Egypt papunta sa tinatawag na promised land. At sinasabi ng Diyos,
na pinakain ko kayo for 40 years with manna from heaven. Biro, pinakain sila, di ba? For 40 years. Imagine, wala naman palengke doon. Desierto yun. Saan ba kukuha? Eh, siyempre sa Diyos. Pinapakita sa Diyos yan. Doon ka humingi. Sa lugar na kung saan, parang wala ka ng pagkukunan. Hingi ka sa Diyos. Tama po ba? Pag dumarating ka sa ganun, yung salat, hindi mo alam kung saan ka kukuha. Hey. Ano ka ba? Ano ba tayo? Anak tayo ng Diyos. Meron tayong Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. Pinakita din yan yung tinatawag na yun sa Jordan. Tumawid din sila sa tinatawag na Ilog Jordan. Pinakita din yan yung tinatawag na paano sila uminom sa pamagitan ng ano? Ano yung rock? Diba? Ba dapat? Dito kasi nagkamali si, ano, si Moses, eh, no? Dapat kausapin lang dapat dito, eh, no? Na naging dahilan, kaya tuloy hindi siya nakasama sa Promised Land. Sabi niya, kausapin mo lang. Ang ginawa ng, ni Moses, pinalo. Hindi naman dapat. Pero ang Diyos tumugon pa rin sa pangangailangan nila sa pamagitan ng rock. May lumabas na tubig para makainom yung mga Israelita. Pinakilala niya rin yung tinatawag na mga maraming milagro na kanyang pinakita during that travel papunta sa Promised Land. Pinakita po ito ano, ng Panginoon. At even yung tinatawag na Wall of Jericho, bumagsak. Kagagawan ba nila yun? Wala naman silang ginawa doon. Paikot-ikot lang sila. Nagtutugtog lang sila, di ba? Parang banda, paikot-ikot lang ganyan, di ba? Di ba? Sa wall. 7 times. Until such time, sumigaw sila. Bang! Di ba? Kasi yun ang utos ng Diyos eh. Dapat hindi kaya hihiwalay dun sa utos ng Diyos na dapat gawin natin para yung pangarap natin ay marating natin. Huwag kang lilis siya. Kung ano lang yung sinabi, yun. Minsan ang mga tao sinosobrahan eh, na hindi naman kailangan. O kaya kukulangan, nababawasan. Kailangan ko ano yung instruction yun lang. Hindi pwedeng sumobra, hindi pwedeng magkulang. Ano? Ito yung Diyos na meron sila. Yung forefathers natin. Lahat ng nangyari siya, imposible po yan. Ano? Yung mga trials nila dyan, yung troubles na meron sila, makikita natin. Ang Diyos gumawa. Tinulungan sila. Inalis sila sa ganung kalagayan. Mahaba nga lang, kasi makikita paano ka ba magtitiwala sa Diyos. Pero mo, 40 years. Bago ka makatikim ng tinatawag na rangya sa buhay. Tama po ba? Pinatikim ka ng 40 years na dapat pwede namang shortcut lang. Di ba? Papunta sa Promised Land. Pero pinaikot-ikot. Kasi may mga attitude tayo sometimes na akala mo tama, pero pag inuuri mo, mali pala. Di ba? Mali pala. So kailangan makita natin yan. Ito yung Diyos na meron po tayo. Sa mga trials at yung mga kaguluhan na dumarating sa atin, ay kaya niya po tayong tulungan. Kaya kung gusto mo yung tinatawag na big things done, makikita mo na kaya ng Diyos na gawin po yan para sa iyo. Ito ang tanong po sa atin. What difficult situation are you in right now? Are your trials bigger than the Red Sea? Mas malaki po ba yan? Worse than the yung salot sa Egypt? O yung tinatawag na merong shortage sa 40 years na pangangailangan po nila? O yung mighty than the walls of Jericho? Tingnan mo yung kalagayan mo, yung troubles mo, yung trials mo. Mas malaki ba yan? Diba liit lang? Pero karamihan sa atin, malaki yan sa atin. So anong gagawin? Dahil malaki yan para sa'yo, ihingi ka dun sa malaki. The big God na meron tayo.
At makikita mo, aalisin ka niyan dun sa tinatawag na kalagay, trials, sa tinatawag na troubles na meron po tayo. Tandaan po natin na ang Diyos is more than willing na sagutin yung mga bagay na malaking bagay na meron sa tayo. Kasi ang Diyos, He's still the same God. Ano? He still can do mighty works if people will believe Him. Minsan nga, mayroon kahit hindi alam, minsan, yung isang tao, pag niniritan, may nakakagawa ng kababalaghan eh, no? May mapagkakatang doon, no, Brother Norian, nakakagawa ng paraan. Kahit para impossible na gawin, pero nagagawa ng paraan. God seems to be jealous about His own great name. Kasi dalkila na ang Diyos eh. Pero alam niyo po, hindi yan katulad ng Panginoon natin na politiko. Hindi katulad yan ng mga ilang mga mayayaman na kapag sila ay nandun na sa rurok ng tagumpay, wala ka ng halaga sa kanila. Ang Diyos hindi ganun. Kahit dakila na po siya. Laging nire-remind ako, nire-remind ka, nire-remind tayo na ano, hindi siya nagbabago. Ang sabi ng Malakay chapter 3 verse 6, I am the Lord, I change not. Yan, makikita natin sa talata. Hindi ako nagbabago. Ay, yung Panginoon, hindi ako nagbabago. Anong sabi ng Hebrews 13 verse 8? Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Siya pa rin. Kung ano siya noon, ganun pa rin siya. Paano siya makitungo sa atin? So, the Lord here says in Psalm 81 verse 10, I am the Lord thy God which brought thee out of the land of Egypt. Open thy mouth wide and I will fill it. Kahit gano'ng kalaki po yan. Sabi ng Panginoon, pupunuin ko yan. Ang sabi niya doon sa James chapter 4 verse 2, ito lang yung problema. Ye have not because ye ask not. Yung dati mo bang hiningi sa Diyos, sinihingi mo pa rin ba hanggang ngayon? O nasagot na? Eh yung mga bagay na hiningi mo, hindi pa sinagot. Hiningi mo pa rin ba o hindi na? O nag-stop ka na? O na-discourage ka na? Hindi yata ibibigay talaga ng Panginoon. Pero pag kilala mo ang Diyos, malalaman mo, ibibigay niya sa'yo yun eh. Dito, sa talatang ito, sinasabi ng tinatawag na scripture, you have little because you ask little. Maliit yung iningi mo, hindi maliit, ibigay ko. Eh kung malaki yung iningi mo, eh lalo na pag hindi ka humingi, eh di wala. Ano, wala tayong biyaya mula sa Diyos. If we would open our mouth wider, we get bigger bites from God. Hindi katulad yan sa table ng tinatawag na yung pag kumakain tayo. Kailangan marami kang kainin, hindi ganun eh. Pero ngayon, uso na yung tinatawag na yung kain, unlimited. Di ba? One to sawa. Eh, uso na ngayon yan eh. Sa table. ng kainan. Pero sa table natin, normal family, ayaw natin yun, di ba? Pero alam nyo po, sa table ng Diyos, one to sawa po yun. Open thy mouth wide hanggang mapuno. Ano? He wants people to open their mouth wide to receive the mighty blessings He is so able and so willing to bestow. So, time na, bilang nasa simbahan, mga minamahal, huwag ka mahiya umingi sa Panginoon. You open your mouth wide. Huwag ka mahiya. Ask God big things. Kasi kaya niya po yan. Nakita po natin ng nakaraan, alam po, ito po yung continuation ng lesson po natin. Ano? Merong isang mananampalataya dito, isang dakilang magagawa ng Diyos by the name of George Mueller. Alam niyo po yun, di ba nakwento sa atin? Meron siyang orphanage, ano? Marami siyang natulungan ng mga missionaries, marami siyang mga tracts na inimprintahan, pinabahagi sa maraming mga tao. Pero alam niyo po, tapos meron siyang orphanage, 2,000 yung kanyang pinapakain. Alam niyo po ba, hindi siya nag-spend ng pera para dito.
Alam nyo saan siya nag-i-spend ang tinatawag natin para matugunan yung pangangailangan niya sa prayer. Doon siya lumuluhod. Doon siya nag-i-spend ng tinatawag na time, maraming oras. Para itong pangangailangan ng ministry niya ay matugunan. It was reported, mga minamahal, na ilang million ba yun? Teka, titinan ko ha. Dahil sa prayer na meron siya, he dispersed over $7 million for the Lord's work without ever asking a man for a penny. Biro mo, $7 million. Hindi siya lumapit kung kani-kanino, Dok. Ang ginawa niya, pumunta dun sa place of prayer. Inayag ng Diyos, ito kailangan ko. Kayo po tumugon. Pero makita yung big things, big na kalagayan na pangailangan niya, tinugunan ng Diyos. Na para bang yung humingi ka ng candy, o kaya humingi ka ng 5 piso sa katabi mo, parang ganun, di ba? Pag, atay, pahingi ka ng 5 piso, ito, sige na, di ba? Ganun, parang ganun. Kahit malaki yung hinihingi niya, parang ganun lang na binibigay ng Diyos. Ano? Na kahit malaki yan, di siya mga problema kasi alam niya na para kahit parang ano lang yan sa Diyos. Parang $5 lang yan. So makikita natin yung tagumpay na nagawa sa buhay ni George Mueller na yung kapangyarihan ng prayer. Pag naaral talaga natin ng buong-buo yan, maliwanag sa atin yung panalangin talaga. Makikita mo yung tinatawag na biyaya ng Diyos. Malalampasan mo yan. Ano? Biro mo yun, no? Sir Javes, $7 million. Hindi siya lumapit sa tao, pero makita niya, eto, God provided yung tinatawag na pangailangan. Kahit tayo po mga minamahal, pwedeng gawin po yan ng Panginoon. Kung sa Old Testament, nagawa po yan, sa panahon ni George Mueller, nangyari po yan. Even yung time natin, pwede po yan. Sino ba nangako? Ang Diyos. Di ba? Siya yung nag-i-invite sa'yo. Siya yung nag-uutos sa'yo. Humingi ka sa akin ng malalaking bagay. At tutulungan kita, alisin kita sa trials mo, alisin kita sa tinatawag na troubles na meron ka niya. Open your mouth wide and let God fill it with mighty things. Oh, ang ganda, no? How big is God? Kita natin, God is big enough to bring us out of all trials and troubles. Number 2. How big is God? God is big enough to show us great and mighty things beyond our understanding. Pwedeng ipakita ng Diyos gaano siya kalaki pagdating sa mga bagay na dakila at makapangyarihan beyond, lampas sa tinatawag na pangunawa natin. Anong sabi ng Jeremiah 33 verse 3? Tingnan po. Ang sabi po dyan, call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Sinasabi rito mga minamahal na tumawag ka sa akin at sasagot ako sa iyo at ipapakita ko sa iyo yung mga dakila makapangyaring bagay na hindi mo pa alam. Siguro marami ka ng inas. Pero yung inas mo hindi kasama doon sa inas mo. Beyond sa tinatawag na pangunawa natin. Dito po sa talatang ito, sinasabihan tayo ng Panginoon, pinapayuhan tayo, na tumawag tayo sa Kanya so He can give great and mighty things. Na we have no knowledge of. It's something we haven't seen in our lives yet beyond human explanation. It's something na parang hindi mo pa nakita sa buhay mo.
At yan yung gusto kong, meron ako isang bagay na gusto kong makita yan. Kaya nagkakakwentuhan kami ni brother. Pangalan niyo po ulit. Yung tatay ni Sean, kakwentuhan ko po yan. Ano, nag-encourage dyan kaming dalawa. Yeah. Ano, kasi may sometimes sa buhay niya, he asks great things sa Diyos. Ako meron din. Sabi ko, para nakikita ko po na po yan. Hindi po ako nadi-discourage, nakikita ko na po yan sa life natin. Ano, may payo ang Diyos sa atin. Again, God has in mind big prayers. As asking great things. Inaanap niyo, as malaking hingin mo sa Diyos. Kasi sabi niya eh, great and mighty things which thou knowest not. Diba? Wala kang pagkaalam. Sa panahon po ni Jeremiah, minamahal, God had been dealing with Jeremiah on this matter pagdating sa tinatawag na big prayer because the people of Israel were in such terrible need. Ano ba nangyayari sa panahon ni Jeremiah? Na kung saan ang Jerusalem po ay sinakop ng Chaldeans under sa pamumuno ni Nebuchadnezzar. At mangyari mga minamahal na yung panahon na yan, talagang dinatnan sila ng tinatawag na kagutuman, salot, ay sinakop silang ganyan. At itong si Jeremiah, habang siya po ay nakakulong, ano po, ano, naalala niya ang Diyos. Ah, Lord God. Diba? Tama ba yan yung pagkainti? Ah, Lord God. Sabi niya. Naalala yung Panginoon. Behold, thou hast made the heaven, the earth by thy great power, and stretch out arm, and there's nothing too hard for thee. Nandiyan po yan sa Jeremiah chapter 32, verse 7. Ang sabi, ah, Lord God, behold, thou hast made the heaven and the earth by thy great power, and stretch out arm, and there is nothing too hard for thee. Walang mahirap para sa'yo. Kasi may pami, no? May salot. Iba, imagine mo. Naranasan natin yung COVID, di ba? Sobrang takot natin yan. Nakita mo, panay, wang-wang nun nandun sa 165, di ba? Kasi isa lang yung may ambulansya dyan, eh. Wow. Halos, ano, oras-oras meron dyan. Galing sa 165. Di ko alam kung yung mga dinadala ay buhay pa after nun. At madali dinala yung tinatawag na COVID sa buhay natin. Pero maganda yan, iningatan ka ng Diyos. Buhay ka ngayon. Anong gagawin mo kapag nakasumpong ka ng biyaya mula sa Diyos? Are you going to honor God? O hanggang doon talaga, Lord, salamat. Ano? Dapat meron po tayong ginagawa. Then, pinalala na Jeremiah ang Diyos, how he had dealt with the children of Israel before in bringing them out of Egypt. Pinaalala ng Diyos, God, di ba ito yung ginawa mo sa Israel noon? From Egypt, papunta sa natawag na promised land. Di ba ito yung ginawa mo? So, pinaalala ni Jeremiah. At may sagot ang Diyos, sumagot ang Diyos sa verse 26 and 27. Ang sabi niya doon, then came the word of the Lord under Jeremiah, saying, behold, I am the Lord. Makikita mo, eto ako. Ako yung Panginoon. The God of all flesh. Is there anything too hard for me? Meron bang mga bagay na mahirap para sa akin? Yung kalagayang iniingi mo sa akin, mahirap ba yan para sa akin na gawin ko ito sa iyo? Tandaan po natin ito, mga minamahal. Sa buhay po natin, may mga dumarating na iba-ibang sitwasyon sa buhay natin. Even na nanalangin tayo. Ano? Sometimes ang Diyos, God was going to allow Jerusalem to fall into the hands of Nebuchadnezzar only because of the unbelief. Kaya napakalagay yung belief system mo sa Panginoon.
Huwag mong aalisin yan. Ano mang gagawin mo, ano may plan mo sa buhay, huwag mong aalisin yan. Lalo na sa tinatawag na pangarap mo. Huwag mong aalisin yan. Kasi ang Diyos lang yung nakakita ng higit na maganda para sa atin. So sabi niya doon, not because he was not able, and willing to deliver the yung tinatawag na gusto ng mga tao. Kasi dumarating sa atin, kinokol yung tinatawag na attention mo. Kailan ba kinokol ng Diyos yung attention mo? Di ba pang may problema na? At dahil kinol ng Diyos yung attention mo, di ba inaayos natin yung sarili natin sa Diyos? Di ba? Lalo, ikaw yung estudyante, halimbawa, tinawag ka, o ito yung mali mo. So, sasabihin ni teacher, punta ka sa taas, sa altar. Humingi ka ng sorry sa Diyos. Then after that, anong gagawin mo? Di ba tinatama natin yung sarili natin? Minsan, dumarating sa atin, kahit nagpipray ka, dumating yung time na kukol yung attention mo, hindi ko muna ibibigay ito sa'yo. Kasi wala kang bilip sa akin eh. Kasi meron kang tinatawag na kasalanan. It's not because ayaw niya. Kailangan i-correct natin yung sarili natin. Kung gusto natin mag-flow yung tinatawag na blessing ng Panginoon sa atin. Maraming hindi dumating na blessing sa atin kasi nga, ayaw natin magpasakop sa Diyos. Ayaw natin sundin yung sinasabi niya. Ano? Ayaw natin. Eto ngayon, kung ni-remind ni Jeremiah ang Panginoon, ni-remind ng Diyos naman si Jeremiah. Ni-remind niya sa sitwasyon niya. Ang sabi ng Diyos, "Behold, I am the Lord, the God of all flesh." Then tinanong niya si Jeremiah, sabi niya, "Is there anything too hard for me?" Meron mo mga bagay na mahirap para sa akin na gawin sa buhay mo? Nako. Okay. Kailangan ko tumingin doon. Minsan napapasobra po ako yan. Okay. Is there anything too hard? All of us must assuredly answer with Jeremiah. "Behold, thou hast made the heaven and the earth by thy great power and stretched out arm, and there is nothing too hard for thee." Dapat sabi mo sa Panginoon, maniwala ka na walang mahirap na gawin ang Diyos para sa iyo. Kung nahirapan ka sa studies mo, lapit ka sa Diyos. Kung problema ka sa tinatawag na business mo, sa trabaho mo, lapit ka sa Kanya. Lapit tayo sa Kanya. Gusto ng Diyos, mga minamahal, na even yung mga dakilang bagay at makapangyaring bagay, eh kaya kang tulungan ng Diyos. Kaya niya ipakita sa iyo na kaya kanyang tulungan. Tandaan po natin, God is able to give us mighty things even beyond human knowledge and capacity if only we will believe. Importante, maniwala ka. Huwag mong aalisin yan. Kung mayroon ka mang aalisin, yung unbelief. Ang lalong pagtibayin dapat, yung tinatawag na paniniwala mo sa Diyos. Huwag yung negative things. Yung paniniwala mo, lalong pagtibayin dapat yan. I-reinforce mo lagi yan. Bakit maraming nawawala? Yung belief system nila sa Panginoon. Kulang. Ano? Mamaya makita po natin yung ibang talata. If you do believe, then act like it. Di ba yun eh? Kung talaga niwala ka, eh kamilos ka, ayon dyan sa paniwala mo. Don't live as if life is hopeless and God is not able to or powerless to turn your situation around. You act like it. Alam ko, bibigyan ng Diyos sa akin yan. Kasi naalisin mo yung worry mo. Hindi yung niwala ka nga, eh, bibigyan kaya ng Diyos yun? Parang hindi yata. Walang ganun. Pagtibayin mo yung belief system mo sa Panginoon. Kasi alam mo, ay yung prayer mo, ayon sa tinatawag na pananampalataya. Ano?
So, the scripture continued into the next chapter, yung verse natin, where we find this blessed promise. Anong sabi niya doon sa Jeremiah 33? Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. What a comforting promise. Ano? Big things. Makikita natin po dito yung tinatawag na pagkauhaw ng Diyos. Na for somebody who will believe Him. Somebody who will give God a chance to do great, mighty things in their lives. Alam mo, yan ang hinaharap ng Diyos minsan sa atin. At minsan sa area na yan, dun po tayo nagkukulang. Kung mapapansin natin yung talatang ito, meron yung tinitawag na parang bleeding tone in God's inquiry of Jeremiah. Is there anything too hard for me? Meron ba mahirap para sa akin? Gaano ba kasabik ang Diyos to prove His mighty power? Alam niyo, ang Diyos ay yung tinatawag, naghihintay lang. Until, in faith and obedience, we ask Him to give. Ilan may inihintay ng Diyos sa atin? Only when God's people really call upon Him for great and mighty things, can God give these great and mighty things which we really know it. God has greater things to give us than we can know how to pray for. Diba, meron time sa buhay natin na even yung Holy Spirit, tinutulungan tayo kasi hindi natin alam yung pinagpipray natin. Naalala yung talata na yan. There are times sa prayer natin, sabi niya, yung Holy Spirit nang gumagawa kasi minsan yung prayer natin hindi akma sa gusto ng Diyos. At kapag ang Holy Spirit ay humingi, hindi na siya napipigilan. Ano? God has greater things to give us than we can know how to pray for. And He will give them if we really call upon Him for such mighty things and give Him a chance to once again prove His power and love for us. Minsan ganyan eh. Hinahanap ng Diyos na, alam mo, gusto mo i-prove yung pagmamahal ko sa iyo, pero hindi ka man nalapit. Paano malalaman yung pagmamahal ng someone kung hindi ka naman lumalapit? Diba, Brother Paulo? Diba? Lumapit ka para malaman mo kung siya ba ay nagmamahal sa iyo o hindi. Diba? Paano malalaman nagmamahal sa iyo kung hindi ka man nalapit sa Diyos? Naghihintay lang naman siya para ma-prove yung tinatawag na pag-ibig niya sa iyo. Diba? So yan po yung isa. Ano? Yung pangalawa. Una, God is big. How big is God? God is big enough to bring us out of all trials and troubles. God is big enough to show us great and mighty things beyond our understanding. Number three. How big is God? God is big enough to do things that are impossible to us. Basahin po natin ang Matthew chapter 17, verse 20. If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, remove thence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Kaya kung meron nga pagyayamanin sa buhay mo, yung faith mo. Kahit maliit yan, i-treasure mo yan, pagyamanin mo yan. Kahit sa liit na yan, ang sabi niya dyan, pwede mong sabihin sa mountain na to, umalis ka dyan, dito ka pumunta. Imagine yun, no? Imagine, yung bagay na, ano yan? Great things, big things. Meron mo yung bundok, lipat mo, brother, pangalan mo, Brother JD. Yung bundok, lipat mo, grabe yan. At sabi niya, and it shall remove. Aba, maaalis, sabi ng Diyos.
And nothing shall be impossible on time. Walang imposible sa iyo. Basta nandun yung faith. Sabi ko sa iyo, pagyayamanin mo yung faith na meron ka. Na kahit maliit yan, parang mustard seed. Anong katapat niya? Mountain. Pwede ilipat. Sa isang dako, Ma'am Didit. No? Parang ginawa niya sa ating mga bag. Di ba? Talagang nakikita ko si Ma'am Didit. Eh. Sir, kailangan na natin ma-order-order na to kasi nabago yung schedule natin. Mountain yan. Di ba, Ma'am Didit? No? February dati. Ngayon, January na. Eh, ang tagal-tagal ang kupad ni Brother Edgar kumilos. Eh, ako ba naman tao na yan? Ang kupad. Buti lang, merong angel. Si Ma'am Didit sa akin. Sir, kulitin mo. Ma'am, sinabi ko na po. Hindi, kulitin mo ulit. Ma'am, sinabi ko na ulit. Kulitin mo. Hindi po, sinabi ko na po ulit. Talagang, alam mo yung kani Ma'am Didit. Kasi niniwala kasi siya na makukuha natin yung bag. Even yung mountain, yung nakikita niya, no? Pwede pala, Ma'am Didit, no? At yung bag po ay nandyan na, sa baba. Pamimigay natin sa mission conference. Kaya yung mga kalalakihan po dyan, na hindi palyado ang kamay, tulad ko, ito lang po yung nagagamit ko. Ito, hanggang dito lang po yung kanya. Eh, ilagay natin sa safe place. Yung mga cartoon po dyan, na nandun yung mga bag natin, lagay natin sa ibang place. Siguro muna, dito na lang po natin ilagay doon sa dating faculty. So, lilinisan na lang konti doon, doon na lang natin pasok muna. Ngayon, pag nakapag-issue na tayo ng ating mga gift na yan, yung sumobra, doon na lang natin iakyat doon sa taas. So, yun na lang po siguro yung pwede natin. For a while, mamaya, dyan po natin lalagay sa dating faculty. Ano na? Pwede pa ilipat. Ito kasi, itong portion na to, bago dumating dito, ano, meron kasing isang bata rito na kung saan ay sinapian ng demon, ang sabi ng English. Okay? Sinapian siya ng demon, no? At nilapitan yung mga mananampalataya, yung mga disipulo ng Panginoon. At ang sabi ng tao is, hindi kayang ano, pagalingin yung anak ko, hindi po nila kayang pagilingin eh, no? At dumating yung panahon, at nung dumating dito sa verse 20, siyempre, concern ng Panginoon, ang mga anak niya yan, bakit hindi nagtatagumpay? Sabi, ito lang gagawin mo, kailan nandun yung faith? Huwag mo nga alisin, dapat nandun yung faith. Ano? So, binigyan sila ng tinatawag na tulong ng Panginoon, isang call of advice. Ano? So, minsan yung nangyayari sa atin, because an unbelief, hindi dumarating sa atin. Yung mga prayers natin. Kasi hindi ka naniniwala na binibigay na yan. Then the Lord assured them that when they really put their faith in a big God, they would have the right to pray for big things. Kasi yun lang yung requirements, yung faith mo eh. Yung paniwala mo eh. Oh. Dahil meron ka niyan, eh meron kang karapatan para humingi ng malaking bagay. He even gave them a great promise. Ano yung great promise doon? Sa last part nung talata. And nothing shall be impossible unto you. Basta my faith. Ano, wala imposible para sa iyo. So yan yung pangako ng Panginoon sa mga disiplo. Kung sa una, eh talagang hindi sila nagtagumpay, eh in-encourage ng Panginoon sila na pwede yung magawa yung ginagawa ng Diyos. Di ba, napasarap encouragement yon. Kung ngayon hindi mo nagawa, dagdagan mo to. Sigurado magagawa mo na yung ginagawa ko. Ano? What are encouragements to ask for mighty things from God? Look at all the impossibilities in your life right now. Kumusta yung relationship mo? Maaaring sa kapatiran mo, relationship mo sa asawa mo. Meron ba yung tinatawag na about yung job mo na maaaring mawalan ka na ng trabaho?
o yung tinatawag na family issues. May mga tayo kanyang family issues. Na kung saan kailangan mo milagro na yun. Sa negosyo, sa tinatawag na finances. Diba? May mga impossibilities ba dyan na nakikita mo? Ang nire-recommend ng Diyos, mga minamahal, is look at how big God is. Gano'n ba kalaki ang Diyos sa atin? Even if you put all our problems, trials, and troubles together with the rest of the world, the Lord is still bigger than them all. Mas malaki pa rin ang Diyos dyan. Kung sakali mga minamahal na dumating sa panahon, nakalimutan mo yung mensahe natin. Ano na? Ito tandaan mo. Huwag mong kakalimutan to. There is no impossibility with God. There is no impossibility with God. Lagi mong tatandaan yan. Ano man yung harapin mo sa buhay, wala imposible sa Diyos. Wala. Ito, lagi mong tatandaan yan. Even yung pinakamalaking problema na meron ka na. How big is God? God is big enough to bring us all out all trials and troubles. God is big enough to show us great and mighty things beyond our understanding. God is bigger enough to do things that are impossible to us. Number four, God is big enough to take away our hopelessness. Walo po ito eh. Nasa four pa lang po tayo. Siguro dito lang po ako magtatapos sa number four. God is big enough to take away our hopelessness. Kumusta yung buhay pag-asa mo? May pag-asa pa ba? Okay. Okay. Oh, nawalan na. Okay. Kumusta na? Ano sabi ng Mark 9:23? Jesus said unto him, if thou canst believe, all things are possible to him that believeth. Okay. Ito yung namang same din na scenario ito. Kaya lang sa book of Mark lang to. Yung parang dun sa book of Matthew, chapter 17. Parehas kasi sila na nandun eh, yung scenario na yun, event na yun. No? O same din yung kwan dito, yung kalagayan nila. Na kung saan, here in Mark's account of the healing of the same lunatic boy whom the disciple had tried and failed to heal while Jesus was on the Mount of Transfiguration. Dito sa Mark, tayo po'y nadagdagan ng isang promise. Pansinin natin, ah, yung nandun sa Matthew chapter 17, verse 20. Okay, balikan po natin yon. Matthew 17, 20. Hambing natin, ah, tingnan nyo po. Ah. Ang sabi ng 17:20, if ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, remove thence to yonder place, and it shall remove. And nothing shall be impossible unto you. Ang sabi ng last part, and nothing shall impossible unto you. Sa isang rendition. Pero yung rendition dito sa Mark chapter 9, ang sabi niya dito, anong ginamit sa Matthew? Impossible. Okay? Anong ginamit dun sa Mark? And Jesus said unto him, if thou canst believe, all things are impossible. No, possible. Pwede. Sabi niya, all things are possible to him that believeth. Kumbaga, dinagdagan tayo ng promise ng Panginoon sa kanyang salita, na hindi lang imposible yan, kundi ang sabi niya, possible. Diba? Ang ganda ng talata. Para iba yung dating, diba? Minsan maging possible, minsan malimit ka doon sa impossible yan talaga. Pero pag ang sinasabi, possible, 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 possible talaga yan. Ang sarap yung salita ng Diyos, mga minamahal. Nawawalan ka na ba ng pag-asa? Pero gusto kong basahin natin yung talata. Okay? Yung kwento. Meron po ako yung papakita sa iyo. Punta po kayo sa Mark. Okay.
Siguro dito ako sa Tagalog. Maganda yung Tagalog eh. Meron lang po akong gusto ipakita sa iyo. Ikaw ba ay mayroong problema sa mga anak mo? Na hindi mo maintindihan? Sa dami ng tinuro mo yan, parang wala lang? Di ba? No pansin? Walang konting makita na pagbabago? O, tingnan natin to. Okay, Mark, chapter 9. Chapter 9 po. Buksan ko lang po yung aking Tagalog Bible. Umpisan po natin sa verse 14. Para alam po natin yung kwento. Okay? Ito yan. At pagdating nila sa karamihan, ay lumapit sa kanila ang isang lalaki na sa kanya'y lumuhod at nagsasabi, "Panginoon, mabag ka sa aking anak na lalaki, sapagkat siya hinimatay." Verse 15 po yan. Sa English na po muna. Okay? Okay? "Lord, have mercy on my son," verse 15 po yun, "for he is lunatic and sore vexed, for oftentimes he falleth into the fire and up into the water. And I brought him to thy disciples, and they could not cure him." 17, "Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him hither to me. And Jesus rebuked the devil and departed out of him, and the child was cured from that very hour." Dito mapapansin natin, tapos, ay mali po yata ako, nasa Matthew po ako, sorry po. Mark, sabi ba't iba yung ano, kwento na ano, sa... Mark, chapter 9. Sabi, akala ko nandun na po ako. Okay. Verse 17, dun tayo mag-umpisa. Sa Mark, chapter 9, verse 17. Pero halos ganun din yung kwento. And one of the multitude answered and said, "Master, I have brought unto thee my sons, which had a dumb spirit, and whatsoever he taketh him, he teareth him, and he vomit, and gnashed with his teeth, and pined away, and I spake to thy disciple that they should cast him out, and they could not." Verse 19. "He answered him and saith, O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him unto me." 20. "And they brought him unto him, and when he saw him straightway, and the spirit left him, and he fell on the ground and swallowed foaming, and he asked his father, How long is it ago since this came unto him? And he said, Of a child." Sabi, bata pa lang siya. Siguro ito, yung panahon na, talaga malaki na to. Mga teenager na siguro. "And oftentimes it had cast him into the fire and to the waters to destroy him. But if thou canst do anything, have compassion on us and help us." 23. "And Jesus said unto him, If thou canst believe, all things are possible to him that believeth." Meron bang nangyayari sa anak mo na hindi mo kayang paliwanag? Kahit na anong payo mo sa kanya, parang hindi nakikinig. Walang dating. Ya, para bang sinaniban. Di ba? Naalala niyo yung mga matatanda, lagi ano yan eh. Ang isip nila, laging may sanib lagi. Sinaniban ng ano eh, kasamaan yung anak ko. Okay. Hindi mo maintindihan. Paano kung ganito yung anak mo?
tulad nito. Hindi pwedeng makontrol. Sino nag-impluwensya sa kanya? Yung, ano? Yung pumasok sa kanya. Tama? Kapag ang pumasok sa anak mo is different, malayo sa gusto ng Diyos, naku, maaaring papasok sa isip ko, kaya ka pa ba ito? Matutulungan pa ba yung anak ko? Di ba? Bakit yung anak ko nagsasalbahe? Di mo siya maintindihan? Ano sabi po dyan? 23. Kung saan saan niya dinadala yung kanyang sarili, sinisira niya ang kanyang buhay, malimit. Meron ka bang ganyang anak na ang kanyang buhay sinisira? Nang someone na maaaring nag-impluensya sa kanya para hindi sumunod sa magulang? Meron ka bang ganyan? At maaaring at this time, medyo parang sumusuko ka na. Kapatid, tingnan mo itong verse 23. Ano man yung sumapi dyan? Ano? Sa anak mo. Jesus said unto him, if thou canst believe, all things are possible to him that believeth. Maniwala ka, kapatid. Kung baga, so kahit na umiyak ka na dyan, di ka pa rin pinapansin. Salbahe sa'yo. Ang dami mo nang iniisip para matulungan siya, pero parang walang nagbabago. Baka ito yung kailangan. Maniwala ka. Huwag mong sukuan yung anak mo. Galing sa'yo yan eh. Di ba pag galing sa'yo talagang lahat ibibigay mo for that person. Naalala ko yung ano, yung as I close. Yung inang ano, inahin. Tapos may mga sisiw siya. Yung manok, may mga sisiw siya. Pag nilimbitan mo yung mga anak, anong ginagawa nung nanay? Aamba ka yung nanay. Di ba gaganin siya sa'yo? Yung parang aatakihin ka pag nilalapitan mo yung mga sisiw. Ganyan mo, kasi ganyan magmahal ang bawat magulang. How much more God? Kung mahal yan sa'yo, mahal din sa Diyos yan. Ang kailangan lang natin, mga minamahal, na yung Diyos at saka ikaw, meron kayong tinatawag na agreement. Lord, naniniwala po ako sa'yo. Nagtitiwala po ako sa'yo. Tutulungan mo yung anak ko. Ano man sumanib dyan, mga minamahal. Ang sabi ng Diyos eh, di ba? All things are possible to him that believeth. Kailang paniwalaan mo yan. Otherwise, dati yung panahon, susukuan mo na yung anak mo. Pero huwag susukuan, may pag-asa. Na? God is big enough to take away our hopelessness. Alisin niya po yan. Huwag kang maglagay ng if. If. Ilagay mo sa tama. Okay. Our Savior addresses the father of the child himself and said to him, if thou canst believe, all things are possible to him that believeth. All things are possible to him that believeth. Yan po ang sabi ng talata. Tandaan mo ito, no situation is hopeless with God. You can be assured of that when you believe. Ano ang sitwasyon po yan? Again, our dear Savior seems to challenge us to ask for bigger things. The father of the child had said, if thou canst do anything, have compassion on us and help us. Kahit na yung sitwasyon niya, nang sabi ng Mark chapter 9, verse 22, and oftentimes he had cast him into the fire, into the waters to destroy him, but if thou canst
do anything, have compassion us and help us. This was when the Lord Jesus answered him, in effect, you have the if in the wrong place. There is no if about the power and many compassion ng Panginoon. The only if is where you will believe. Maniniwala ka ba? So, doon tayo dito rin pumabalik. Doon pa rin tayo pumupunta. Kaya kung meron ka mga alagaan sa buhay mo, yung paniniwala mo sa Diyos. Tutulungan ka niyan anuman yung sitwasyon sa buhay mo. Kung ikaw yung estudyante, nahirapan ka sa pag-aaral mo, andyan ang Diyos. At ikaw ay self-supporting, aba, kaya mo yan, Sir Brin. Na self-supporting yan, si Sir Brin. Diba? Tuturo sa school natin, nag-aaral. Kakayanin mo. Medyo matatagalan lang ng konti. Pero second year, ano na, second semester, ayun o, biro mo, parang kailan lang. Ilang taon ba yan, sir? 4 years. 3.5 na lang. Attorney na siya. Attorney Brin. Diba? All things possible. Ha? Ano may nakakapit dyan sa daanan mo? Ayan. All things are possible to him that believeth. To anybody that believeth. To you, to me, to everyone that will put their faith in the Almighty God. Ang tanong, are you losing hope, waiting a long time for some prayer to be answered? Meron ka bang ganyan? Are you losing hope? Are you losing hope, waiting a long time to some dreams to come true? Nandiyan ka ba sa kanyang kalagayan? Are you losing hope, waiting a long time for some needs to be met? Tanda mo to. When you believe how big God is, you wouldn't lose hope. Hindi ka mawala ng pag-asa. Tandaan po natin, all things are possible to him that believeth. So, unti-unti nakikilala natin ang Diyos sa bawat kalagayan natin. The question now is, maniniwala ka ba? Kung naniwala ka, kumusta yung paghingi mo sa Kanya? Maliliit na bagay pa rin o magkaroon ng pagbabago? O yung malalaking bagay na hingin mo sa Kanya? Ano? All things are possible to him that believeth. How big God is? God is big enough to bring us out of all trials and troubles. God is big enough to show us great and mighty things beyond our understanding. God is big enough to do things that are impossible to us. God is big enough to take away our hopelessness. Ganyan ang Diyos po natin. Huwag mo halisin yung faith. Yung paniniwala mo. Pagtibahin mo. Pagyamanin mo. Kasi diyan nakasalalay. Every time na lalapit ka sa Diyos, yung answered prayer mo. Nandyan po yan. God is more willing na alalayan tayo sa buhay po natin. Ang tanong diyan ay, maniniwala ka ba? At kung maniniwala ka, congratulations. Alam mo bakit? May kasagutan sa mga prayers mo. Maliit man yan o malaki. Kasi ang Diyos ay malaki para sa. So tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. O Diyos, marami pong salamat sa kabutihan mo. Ikaw nga po magpala. Tulungan mo po na lalo ka naming makilala sa buhay po namin. Ikaw nga po ang tumulong sa amin kung meron mo kaming bigyan na higit na interes para makilala. Walang iba kundi ikaw. We are people, Panginoon, na may kainahan, may pangailangan. And we need someone na halalay po sa amin. Mightier than us. Unlimited yung pwede niya ibigay na tulong sa amin. At nakita namin, ikaw po yan. Ikaw po yung pwede naming lapitan.
At minsan nga nakakaya yung Diyos lumapit sa iyo. Dahil minsan hiningin namin napakaliit. Although ini-encourage mo kami, ini-invite mo kami, inutusan mo kami para humingi ng malaking bagay. Nakita namin yung mga ilang talata na may mga impossibilities, meron tinatawag na possibilities. Kikita namin yung tinatawag na paano ka gumagawa sa panahon na meron kaming kalagayan na higit na kailangan namin yung tulong. Every time meron kaming inaharap, ito'y ginagamit mo na opportunity para sa amin upang tingnan namin yung aming pong pakikitungo sa inyo. Nagbibigay ka ng opportunity para makita namin yung kapangyarihan. Kung paano kakikilos, gagawa sa troubles, sa problema, sa pag minsang dumarating na hopelessness sa buhay po namin. Lord, aming pong dalangin sa mensahe namin na dinig ko nga po magpala sa buhay ng bawat isa. Sa oras nito, napakinggan mo yung mensahe ng Diyos. Maring kami merong gustong hingin sa Diyos sa oras na ito. Ang altar ay bukas para sa iyo upang hingin anuman po yan. Tandaan mo, all things are possible to him that believeth. Pwede na po kayo pumunta sa altar.